Hello mga kapisngi! Welcome back to my channel. So, yun po. Matagal-tagal rin po tayo hindi nakapag-upload mga videos kasi na-busy po sa trabaho at sa mga personal na bagay-bagay pagkatapos po ng bakasyon. So, yun po. Sa mga previous videos po namin, mayroon pong mga nagko-comment about dun sa pag-process ng ang visa, paano ako nakakuha ng visa, gano'ng kadali, gano'ng kahirap, madali ba, mahirap ba, ano ba yung mga requirements, ano ba yung mga dapat ihanda. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. So, unang-una, number one rule, wag na wag magsisinungaling. Kasi, during application mo, binibigay mo lahat ng personal details mo. Like, sa parents mo, sa mga kapatid mo, asan sila ngayon, ano yung trabaho mo ngayon, ano yung past travel history mo for the past 5 years, yung ganon. Bago ka palang pumunta doon, alam na nila at kilala ka na nila. Kaya, bawal na bawal, wag na wag mong babaguhin yung information na binigay mo during DS-160 application. At nga pala, meron na rin akong video doon na short tips lang, tsaka short paano fill upan yung DS-160 at ano yung mga ihahanda mo para ma-complete mo yung form na yun, para ma-submit. At ulitin ko lang, si DS-160, yun yung form ng tourist visa na B1, B2, hindi siya immigrant, non-immigrant visa siya, yun ang form na fill upan mo, na isasubmit mo, na ihahanda mo bago yung interview mo. So, yun. Ano yung mga kailangan mo na isubmit para makapag-apply ng DS-160 or B1, B2 visa, non-immigrant. Ano yung mga kailangan mo ihanda? Actually, personal details lang talaga. Ano yung sayo? Ano? Kasi ikaw naman ang nag-a-apply, hindi ba? At non-immigrant. So, yun. Kung single ka, or in a relationship, no matter, basta wag hindi ka lang kasal, mag-a-apply ka as single, lalagay mo lang yun yung details mo. Unang-una, tatanungin nila yung magulang mo, asan yung magulang mo, asan yung mga kapatid mo, ilang kayo magkakapatid, ano ang natapos mo, saan ka nagtrabaho, yung mga ganun, for the past 5 years. Yun ang tinatanong nila. At ano ang mga lugar na nabisita mo at anong taon, anong buwan. So yun ang mga tatanungin nila dun sa DS-160. Yun, na i-prepare mo rin during your interview. Kasi wala silang tatanungin ng iba kundi tungkol sa'yo. Anong nilagay mo doon sa application mo sa TS-160, yun din ang itatanong nila sa'yo. Magtatanong ng hindi regarding sa'yo. Di sila magtatanong ng kung ano-ano apart doon sa mga fill upan mong details. Una-una, sa akin. Anong tinanong sa akin? Tinanong niya sa akin, anong gagawin ko doon? Ano daw ang gagawin ko doon? Ang sabi ko, natawa pa nga ako kasi na-excite ako sa sasagot ko na kita ko na siya agad, na doon ako papunta, na nilook forward ko, na doon ako papunta. Kaya ako natawa, napasmile ako. So, ang tinanong niya sa akin, anong gagawin mo doon? Sabi ko lang, magsispend ako, gusto ko magspend ng New Year sa Times Square. Ganun, literal na ganun talaga ang pagkakasagot ko. Kasi natawa ako, na parang hindi ako natawa sa sagot ko, natawa ako sa sobrang excitement. So yun ang sagot ko, sabi ko na, actually pangarap ko talaga mag-spend time, yung ma-experience, na mag-spend time sa New Year, sa Times Square, at ma-experience si Ball Drop. So yun ang ano ko. Sabi niya, ano pa? Sabi ko, gusto ko pumunta sa New Orleans. Gusto ko pumunta sa New Orleans. Bakit New Orleans? Sabi ko, mahilig ako sa jazz. So, mahilig ako sa art. So, kaya
gusto ko siyang mabisita, gusto ko makita yung, kasi parang sa mga nakikita ko sa mga vlog, old city siya. So yun ang mga gusto ko makita, yun mga sinaunang mga bahay, gusto ko makita yun, yung mga ganun. Tapos, pangalawa, ang sabi niya sa akin, kailan ka pupunta? Sabi ko sa ano, kasi gusto, sabi niya, inulit niya ulit, kailan ka pupunta? Kasi gusto ko nga mag-spend ng New Year, at Christmas at New Year sa New York. Sabi niya, so New Year, Pasko, sabi niya, wala ba kayong reunion doon? Wala ka bang family doon? Sabi ko, wala akong family doon. Magpupunta ako doon, magsuspend nga ako doon sa Times Square. Paulit-ulit lang, kasi yun naman talaga yung gusto ko eh. Yun naman talaga yung isa sa purpose na bakit ako pupunta doon. Gusto ko mag-spend ng time ng Christmas sa Times Square. Tapos sabi niya, Filipino, hindi nagsispend time ng ang mga Filipino ng New Year na mag-isa. Usually may reunion yan at isa sa big celebration nyo ang Christmas. Sabi ko, yeah, that's true. But isa talaga sa pangarap ko na mag-spend time talaga, I mean makapag-experience ng Pasko at New Year sa Times Square. It's either Pasko or New Year, at basta makapagpunta ako, makapag-spend ako ng makapag-experience ako ng ball drop, lalo-lalo na yung ball drop na kailangan mo siyang paghandaan kasi madamang tao, blah blah blah, mga ganon. Tapos sabi niya ulit, sigurado ka wala kang relative doon? Sabi ko, wala. Kasi yung parents ko, yung father ko passed away a few years ago, and my mom is nasa Pilipinas. Yung elder sister ko, diniretso ko na agad, hindi ko na siya inantay na tinanong, kasi inaatake na niya yung ano eh, yung family nga, family reunion or parang ganun. So sabi ko, yung elder sister ko nasa ibang bansa, yung dalawang kapatid ko andito sa Dubai, magkasama kami. Tapos yung isang kapatid ko nasa Pilipinas. So yun lang ang tinanong. Tapos sabi niya ulit, oh sige, anong mga bibisitahin mo? So in-enumerate ko sa kanya, in-enumerate ko sa kanya ano yung mga pupuntahan namin, ano yung mga gusto kong makita. So ako, sa sobrang excited ko, kasi alam ko na at pinaghandaan ko na at nasa plano na yon kung ano yung mga gusto namin puntahan. Inisa-isa ko yung New Jersey, yung Washington DC, yung Chicago, tapos kung may oras pa magpupunta, tatawid papunta California kung kaya pa ng oras, kasi nasa kabilang coast na yon eh. So yun, sinabi ko, kasi tinanong, inano niya ulit, so ano ba yung mga gusto mong puntahan? So yun, sabi ko, gusto ko makita si Liberty, sabi ko, gusto makita. Tapos sabi niya, so ano pa? Honestly, gusto ko kumain ng hotdog sa Times Square. Yung feeling na busy-busy ka, yung parang nakikita mo sa mga movie na busy-busy ka, naglalakad ka, tapos kumakain ka ng hotdog at nagsisip ka ng hot chocolate. Ganon. Tapos, tinanong niya ulit. Ang tricky part na tinanong, tapos tinanong niya ulit pala ang sabi. So, tapos may follow-up question siya. So, ilang taon ka na dito sa Dubai? So, sinagot ko yun. Tapos, ang tricky part na sinabi niya sa akin, hindi na ka-mention ng sahod mo dito. Sabi ko, imposible eh, kasi hindi ka makapunta sa next part kung hindi mo finil upan yung part na yun. Sabi niya, hindi talaga nakasaad. Sabi ko, nakasaad talaga kasi hindi ka makapunta sa next part. Sabi ko, nakasaad dyan. At ito, binigay ko lang sa kanya yung salary certificate ko. Naghanda na rin ako ng salary certificate. Ito yung sahod ko at ito ang sinaad ko doon. So, yun. Tapos, ang susunod niyang question, ano pa ba? Wala na.
Wala na, yun lang parang yun lang ang tanong sa akin. Basta tinanong lang talaga ang actually alam naman na nila talaga yun. At tinanong pala nila ako saan ako nagpunta for the past 5 years. So sinagot ko na sabi ko pumunta ako ng ganitong lugar, ganyan. Tapos wala nang masyadong ibang tanong. Tapos biglang, okay, akin na yung passport mo in 2 days or in 2 to 3 working days, tatawagan ka ng Emirates Post para kunin yung passport mo. Congratulations! So, yun lang. Sabi ko, hey, thank you. Ganun talaga yung reaction ko. Hey, thank you. Tapos, syempre, happy-happy yung lola mo. Umuwi ng bahay na ganun, na sobrang happy. So, anyway, ano nga dapat ihanda mo? Bago ka maggawa ng DS-160 form, bago ka mag-apply, ihanda mo yung sarili mo. Kailangan may presence of mind ka. Kasi, magbe-base dun sa information na binigay mo sa DS-160 form na isasubmit mo mismo sa immigration, mismo sa embassy ng Amerika. Dun sila magbe-base at mag-i-investigate sa'yo. Dun sila magbe-base. Kaya nga, kahit nga personal social media account mo, hinihingi nila mga emails, tinitingnan nila lahat yun. Pangalawa, una, presence of mind. Pangalawa, kailangan tandaan mo ang mga nilagay mo doon kasi yun din ang itatanong nila sa'yo during interview. Ang masaklap lang is while ka nag-fill up ng form, baka sa sobrang daming applicants, baka next year pa or sa susunod pang taon, ang interview mo. Pero, lagi mo lang i-check yung website kasi meron talaga may cancellation at may mga earlier interview schedule. So, dun ka magti-take chance mo para earlier ang appointment mo. Pangatlo, wag mag-iiba ng statement mo dun sa nilagay mo sa DS-160 form mo at during interview. At alam mo dapat lahat ang nilagay mo dun. Ikaw talaga dapat maglagay. Ako nga, sa sobrang hindi ako nagbabasa siguro, sa sobrang excite ko na actually, basta nag-fill up ako ng form, wala ako sa wisyo, nag-upo lang ako doon, napunta ako sa agency. Pero, good thing doon sa agency, nung napunta ako doon sa agency, ang akala ko is website talaga yun ng American Embassy. Akala ko website talaga nila yun. Napunta pala ako doon, hindi ko nakita may isang character na talagang buti na lang legit siya. Napunta siya sa travel agency is na parang, kung hindi ako nagkakamali, nasa Puerto Rico sila nakabase. Kaya siguro, ulit akong tinanong kasi akala siguro hindi ako naglagay. Kasi may isa doon sa disclaimer, or sa parang ititik mo kung ikaw ba or may nag-assist ba sa'yo during application, parang ganun. Meron doon sa part na yun. So, napunta ako doon. So, nagbayad ako ng 675. Alam ko na yun talaga yung bayad. So, binayaran ko. So, yung pala yung agency. Anyway, binayaran ko na rin kasi yun na rin eh. Wala na akong choice eh. So, napunta ako doon. So, ang ginawa ng agency para sa akin, sila ang nag-check ng earlier schedule ng appointment ng interview. Sila, yun ang malaking tulong nila. Tapos binigyan nila ako ng mga sort of na frequent questions during interview, anong may handa mo, ganyan. Hindi ko na siya nabasa kasi sobrang kapal. At ang sabi nga sa mga vlog na nakikita ko, basta alam mo lang anong mga nakasulat doon, good to go ka. At wag na magsisinungaling talaga. Wag mag-change ka ng statement. Ito pa. Yung travel date ko na nilagay ko sa application ko is March. March 2022. Magta-travel ako ng March 2022. Sana. Tapos, ang interview ko is October. So ako, hindi na ako mag-change ng travel date doon kasi na-send ko na eh, or else magbaka, di ko alam kung mababayad ako ulit. Tapos tinanong ko sa agency, sabi na nilahayaan mo na kasi ano naman yun, hindi naman talaga yun specific kasi ang schedule mo lampas na, ang travel date mo is lampas na sa schedule
date ng interview mo. So malamang hindi ka na makakaalis doon. So it's okay, wala ka nang kailangan baguhin. Basta mag-stick ka sa information at details. Sorry, mag-stick ka na information at details na nilagay mo. So yun na. During yung interview, yun nga, hindi ko binanggit na kasi yung nakalagay doon, March ako magte-travel ng 2022. Hindi, 2021 pala, sorry, 2021. Tapos yung interview ko is 2021 din. So magkaiba yung date. Tapos na early siya ng early, ang interview ko is May 2021, kung tama ba ako? Wait na. Hindi 2021. So ang nilagay kong application, nag-fill up ako ng form ng DS-160 is, kung hindi ako nagkakamali, mga November. Kaya sinabi ko na New Year ang ilalagay ko. Pero December. So December 2022 ako aalis. So ang nilagay ko sa unang application ko is parang nagkakamali ako sa date. Basta parang ganun. March ang nakalagay doon. Never ko nalagay si December ako aalis. Basta tama, parang ganun. Yung sa form ko, hindi ko na siya binago kasi sabi ka ng agent ko, wag na kasi iba naman yung date na travel date mo. At saka may ibang Pasko pa naman, so okay lang yun. So anyway, so yun nga. Yung expected ko na travel dapat is March. Since ang interview ko is October, hindi na pinabago ng agent ko. So nag-antay na lang ako ng interview. Tapos sabi niya, pagdating mo doon, saka mo na lang baguhin. Sabihin mo na lang, mag-change ako ng plans kasi hindi kaya ng schedule sa interview, ganyan-ganyan. So yun, hindi ko na siya binago. Kasi ang isasagot ko na lang, March ako magta-travel, pero yung interview ko is October pa. So hindi na siya, kasi nilagay ko doon eh kung anong expected mong month and year na date ka aalis. Ang nilagay ko doon is, kung hindi ako nakakamali, March 2022, kasi nga may nalikom na akong leave. So yun ang ginawa ko. So klaruhin natin. Ang nilagay kong travel date ko sa application ko sa DS-160 is magta-travel ako ng March 2022. Kasi hindi naman ako na-expect na ganun katagal ang interview niya. Yun na ang nilagay ko kasi hindi mo naman makikita agad kailan yung schedule ng interview mo until masubmit mo yung form mo. So yun, nilagay ko si March 2022. Kasi nga, may nalikom na akong leave. Tapos nung sinabit ko na, ang nakalagay, ang earliest schedule ko is October na. So binanggit ko 'yun sa agent ko nga, kasi nga parang iba at magkaiba. So sabi ng agent niya, kasi kung babaguhin natin 'to, magbabayad ka ulit, sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, wag na, ako na lang bahala mag-explain. So bahala na. Parang ganoon ang sa utak ko, bahala na. Tapos, nung during interview, kasi kung tatanungin ako, yun ang sasagot ko. March dapat ako magta-travel, kaya lang nga, late naman yung interview. Late na yung may available ng schedule ng interview. Kaya late ako makakapag-travel. So, ang plan ko is to travel ng New Year. So, yun na nga. Tapos, aside dun sa travel date, ang address mo, yung mga supporting document, address mo dito sa Dubai, as a supporting document mo, like anything na pwedeng makapag-sabi, maintindihan nila na may babalikan ka dito. Ano yon? Ano ang pwedeng gamitin mo? Yung kontrata mo sa current mong trabaho. Ang hinanda ko is ang NOC ko. Ay, may nakalimutan akong banggitin na tinanong sa akin during interview.
ilang taon na ako sa Dubai, okay, nabanggit ko yun kanina. Pangalawa, ilang taon na ako sa current kong work. Ano ang trabaho ko? Yun lang. Well, hindi naman tinanong anong job description mo or ganun. Tinanong lang ano yung trabaho ko. Tapos, yun agad. Tapos, naman, balik naman tayo sa DS-164. Pasensya na, ginajump-jump ko lang para medyo magkadikit yung mga ano. So, dun sa DS-164, ang mga tanong dun na, anong travel history mo, magkano yung sahod mo, about personal mga questions, yung bangko, hinaghanda rin ako ng bank statement ko kung sakali, wala namang laman, pero hinanda ko pa rin kasi kung sakali, tinanong nila ako anong gagastusin mo doon, ano yung panggastos mo doon, kung tatanungin ako, sasabihin ko, wala akong ganong kalaking pera, pero may pang ano ako, tama naman siya, hindi naman ako magsha-shopping doon or ano, kung sakali tatanungin ako. So yun na nga. Ano pa ba? Yun lang sa DS-164 na kailangan mo ihanda, kailangan ready ka. Hindi sila magtatanong sa'yo anything na hindi related dun sa fill up mong details. Ito pala, anong dapat ihanda? Yung DS-164 mo, basahin mo. Bago ka, kasi malay mo may ibang details, may typo error ka doon, at least kaya mo ma-justify, alam mo anong meron doon. Kasi tatanungin ka, ikaw ba nag-fill up nito? May tumulong ba sa'yo? Parang ganun-ganun. So, kailangan na review mo kung tama ba yung details at mga pinaglalagay mo doon. Kasi minsan, akala natin yon, alam mo yun, kailangan mo i-review. Yung pa pala, may isa pang interview. Okay? May isa pang interview. Nakalipad ka na. Pagdating mo doon, short lang. Pagdating mo doon, tatanungin kaya ulit nila. Bago nila tatakan. At tatanungin nila, saan ka titira? Ilang gano'ng kakatagal magsistay dito? Magkano'ng pera ang dala mo? So, yun lang. Pero sa akin, hindi ako tinanong. Sa kasama ko, tinanong siya magkano'ng pera niya. Sa akin, hindi tinanong. So, yun. By law din, hindi ka rin pwede kasi magdala ng maraming pera. Kahit wala ka naman ganun. Pero syempre, may mga iba kasi yung mga money laundering, ewan ko anong tawag doon sa law na yun. I mean, sa violation na yun, parang ganun. Basta hindi ka pwede magdala ng malaking pera papunta sa ibang bansa. Parang ganun. So, yun po. Yun po ang sa DS-160 na pag-apply ng B-1, B-2 na non-immigrant US tourist visa. Tapos yung paano ay yung mga konting mga dapat ingatan na ilagay doon sa details sa DS-164 mo at sa during interview. So yun po. Yun lang po talaga. Mahirap siya kasi syempre, US yun. Pero, pag nakuha mo na si US visa mo, sobrang fulfilling, sobrang sarap sa pakiramdam, lalo na kung magamit mo na siya, pumunta ka doon. At syempre, bumalik ka muna kung saan ka galing. Huwag kang mag-TNT kasi delikado. Yun, masisira lahat ng travel history mo. Halimbawa, kung ikaw ay isang biyahero talaga, pinaghirapan mo lahat yan, travel dito, travel doon, pag nag-TNT ka, isang pangit na medyo pangit talaga siya. Wala akong maisip na anong pwedeng itag doon. Mas maganda kasi na bumalik ka, tapos titingnan natin. Malay mo may mabigay akong tip sa mga susunod na mga videos, ano mga pwedeng gawin, mga ganun-ganun. Pero sa akin,
para sa akin talaga, bumalik ka muna at wag mong sisirain yung ganon. Kasi nasisira ang reputasyon mo at ikaw talaga yun. Walang iba kundi ikaw lang yun. So, masasayang lahat ng effort mo, yung mga ginastos mo, sa mga travel history mo. May grading, just, di ba, alam naman natin yon sa grading system na kung travel ka ng travel, lalaki ang grado mo at lalo na sa travel history mo. So, malaki ang chance na makapag-apply ka ulit ng visa or makapag-apply ka ng visa sa ibang country. So, yun. Ulitin ko lang. Sobrang fulfilling na makapag-apply ka at makuha mo ang US visa mo, lalong-lalo na at magamit mo na kapag biyahe ka doon, hindi ka naman magwawaldas, kundi magbiyahe ka doon, ma-enjoy mo, maramdaman mo ang buhay doon sa US. Anyway, so yun nga po. Hanggang dito na lang. So sana po makatulong ako itong video na to sa pag-apply. At please, mag-comment lang kayo. Wala akong problema. Mag-comment kayo anytime. Anong mga tanong nyo? Kung meron kayong di na hindi sure dun sa pag-apply ng application nyo sa TS-160, walang problema. Mag-comment lang kayo. Re-reply ako anytime. Anong pwede ko mag-comment? Last week nga, may nag-comment sa akin. Nagulat ako. May nag-WhatsApp sa akin na parang, as in, nagulat ako. Ito ba si, ano, si Eat and Travel with Tizay? Gulat ako, paano niya nakuha yung number? Yung pala, dun sa FB page ko, dun pala nakalagay, ikiklik lang, makakapag-send ng WhatsApp. So, nagulat ako. So, yun, nakapag-chikahan pa kami. So, naturo. So, mas mahaba yung kwentuhan namin at naturo ko sa kanya ano yung mga dapat niyang gagawin, ano dapat hindi gawin, ano dapat ihanda, yung mga ganun-ganon. At huwag makinig sa kung ano-ano, mag-base doon talaga sa proseso, sa tamang proseso lang talaga. So yun, nakalimutan ko yung name niya. Basta nakalimutan ko name niya na sana makapasa si hubby mo, makakuha agad siya ng visa. Sa tapos kayo na mga anak niyo, sana makakuha din. Sana makapag-travel na kayo this year. So yun po. Sobrang ako na-excite. Kasi sobrang nakaka-happy na may nagme-message sa'yo, nagtatanong. Kasi ibig sabihin, nagtitiwala sila sa'yo. Thank you sa tiwala. Thank you sa mga tiwala niyo. Comment lang kayo. At sa mga susunod din natin video, tingnan natin ano yung mga pwedeng updates ng mga travel. It's either dito sa Dubai or sa ibang bansa na pwedeng puntahan, na pwedeng makapag-quick vacation.